napatayo ang sekretarya ni Dahilan nang makita ako. "Good morning, Mrs. Reyes." "Where's Dahilan?" Agad kong tanong. "Wala po si Sir. Ang sabi niya sa akin, nasa office siya. Nagsisinungaling ba siya? O tinatago mo lang siya sa akin?" "I'm sorry, Mrs. Reyes. Your husband ordered me not to tell you where he is." Sabi nito sa maliit na tinig at yumuko. "Sino ang kasama niya?" "I'm sorry, ma'am. Matatanggal po ako sa trabaho kapag hindi ko sinunod si Sir." Tumango ako. "Tell him, kapag nalaman ko na may iba siyang inaasikaso, hindi na niya ako makikita at ang anak niya." "Ah, understood, madam." Lumabas na kami sa opisina ni Dahilan. Naramdaman ko ang paghawak ni Camille sa aking balikat. "Mahal ka ni Dahilan. Hindi niya magagawa iyon sa iyo." Mahinang sabi nito. "Sana nga." Epekto ng pagbubuntis ang overthinking. "Kalma ka lang, Lona. Paano kung nagsawa na nga si Dahilan sa panunuyo sa akin, Camille?" Hindi ito nagsalita kaya nanahimik na lang ako. Kinimkim ko ang sakit na aking nararamdaman. Mabigat ang aking pakiramdam nang magpunta ako sa aking obikaine. Huminga ako ng malalim at kinalma ang aking sarili. Pumasok kami sa puting pinto ng clinic at napangiti ang doktora nang makita ako. Minitian ko siya pabalik. Sinabi nito na maayos ang lagay ng baby ko. Healthy ito at wala siyang nakikitang abnormalities. Lumabas na kami sa clinic ni Doc at sumakay na sa aking sasakyan. Nakatingin lang ako sa cellphone ko at hinihintay na mag-text si Dahilan habang si Camille naman ay kausap ang kanyang kaibigan sa phone. "Magkita na lang tayo mamaya, Kenneth. Bye." Malambing itong sabi sa kausap na nakapagkunot ng aking noo. "Kinit wo?" Tanong ko nang maibaba nito ang phone. "A friend. You're using your sweet voice and he's just a friend. Pati ba naman ikaw may tinatago sa akin?" "Kinit is just a friend. Well, I like him. At hanggang doon lang iyon. You know me. You're playing a very dangerous game, sister. I won't fall for him. As a matter of fact, we're both playing and we're enjoying it." Nagkikwento pa ito ng mga ginagawa nila ni Kinit sa dates nila. Napapahawak na lang ako sa aking noo dahil sa sinasabi ni Camille na wala siyang feeling sa lalaki, pero sa paraan ng pagkwento niya, parang hindi siya makatulog kakaisip sa lalaking iyon. Napatingin ako sa aking phone nang umilaw iyon dahil sa nareceive kong text. Madali ko iyon binuksan nang makita ang pangalan ng aking asawa. "Thank you for taking me home." "Lona, bakit? Gigil na gigil ka sa phone mo." Hindi ko pinansin ang tanong ni Camille at agad na tinawagan ang numero ni Dahilan. "Hello, baby. Don't baby me. Hudas ka. Para kanino itong sinid mo na thank you for taking me home, ha?" Gigil kong sabi. Oh talaga. Tama talaga na hindi kita balikan. Loko ka talaga. Mamatay ka na. Dapat sa mga flyboy na katulad mo ay napupunta na sa impyerno. Lona, huwag ka na magpapakita sa akin. Akala mo kailangan kita? Hoy, inutil. Hindi ka kawalan sa akin. Basta akin lang ang anak ko. Hindi kita bibigyan ng karapatan sa kanya.
dahil ayokong magkaroon siya ng ama na katulad mo, manluloko, sinungaling. Stop, Luna. Don't stress yourself. I'm not seeing anyone. I swear, let me explain. Nalata ko ang pagkapanik sa kanyang boses. Explain mo mukha mo, Mumbai. Sabi ko, sabay putol ng tawag. Ilang bisis akong lumunok para maiwasan ang pagtulo ng aking luha. Buong biyahe ay tahimik lang ako habang iniisip kung paano iyon nagawa sa akin ni Dahilan. Pagkadating namin sa bahay ay kumain lang ako ng kaunti at pumasok na sa aking kwarto. Tumihaya ako sa aking kama habang hinahaplos ang malaking umbok sa aking tiyan. Hindi na magbabago ang tatay mo, baby. Bulong ko. Plano ko pa namang balikan siya sa mismong kaarawan niya. Gusto kong sabay naming isi-celebrate ang special na araw na iyon. Napabangon ako ng kaunti nang may malakas na katok na nagmula sa aking pinto. Luna, get out of there. What? Pinagtaasan ko ng kilay si Camille nang buksan nito ang pinto. Nasa baba ang asawa mo. Paalisin mo. Halatang naiirita na rin ito sa ugali ko. Inaapoy siya ng lagnat. Wait, what? Ha? Nagmamadali, ngunit maingat akong bumaba sa living room. Sinalubong ako ng yakap ng aking asawa nang makita ako. Nanghina ang aking puso nang maramdaman ang taas ng kanyang temperatura. Baby, I'm sorry. Tila hirap na hirap nito iyong sinabi. Don't hit me, please. Ayokong makipagkita sa iyo kasi baka mahawak kita ng sakit ko. I'm sorry. Agad kong naisip ang mga masasakit na salita na sinabi ko sa kanya kanina sa kutse. Dylan, umakyat na muna tayo para makapagpahinga ka. Siniksik niya ang kanyang mukha sa aking leeg. My secretary brought me home because I cannot drive anymore. My head's spinning. I couldn't walk. But when you called and said those unpleasant words to me, pinilit kong makapunta dito kasi ayokong patagalin pa ang away natin. Baby, I'm sorry. He really loves me. I'm sorry to. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Pero umakyat na muna tayo, okay? Kailangan mo nang magpahinga. Humiwala ito sa akin at umiling. Hinaplos niya ang aking pisngi. Sa bahay na lang ako magpapahinga. Ayokong mahawak ka sa akin. I won't let you go. I don't want to risk your health, baby Luna. I want to take care of you, Luna. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko alam na magaling ka. Nagbuntong hininga ito. I surrender. Magkahawak kami naming inakyat ang kwarto ko. Inalis ko ang jacket niya at inalis naman ito ang sapin sa paa bago humiga sa kama ko. Inakyat ko ang kumot hanggang sa balikat nito. Umupo ako sa kanyang tabi at hinilot ang kanyang ulo. Ano ang pakiramdam mo? Mahid X, big time. Ungol nito. Magpapaluto ako ng soap para makainom ka ng gamot. Nangihina itong dumilat bago hawakan ng kamay ko na nasa kanyang noo. Huwag mong pagurin ang sarili mo para sa akin. I won't. Umalis ako para utusan ng katulog na magluto ng soap para sa asawa ko. Tinulungan nila akong dalhin iyon sa aking kwarto.
Umupo ako sa tabi ng kama at marahang ginising si Daylan. Dumilat ito at umungol. Daylan, inumin mo muna itong sabaw para makainom ka na ng gamot. Tumango ito at sumunod na sa akin. Pagkatapos ng inumin ay bumalik naman siya sa pagkahiga at pinulupot ang comforter sa kanyang katawan. Manang, pakikuha po ako ng isang pares ng medya sa lalagyan ni Papa. Opo, senyorita. Sabi nito bago lumabas ng kwarto. Ilang minuto lang ay bumalik na ito, dala ang medyas na iniutos ko. Inilis ko ang kuhumot na nakatakip sa paa ni Dylan at isinuot sa paa nito ang medyas para mabawasan ang lamig na nararamdaman niya. Napaungol ito sa dampi ng kamay ko. Maiuutos pa po kayo, senyorita. Wala na po manang. Pakisara na lang po ang pintuan. Tumango ito at dinala ang tray sa paglabas nito. Dahan-dahan akong tumabi kay Daylan. Napaungol ito at hinapos ang mainit na palad nito ang aking sinapupunan. Kailangan mong lumayo sa akin ng kaunti ngayon. Baka mahawa ka sa akin. Ungol nito. Umiling ako at tumagilid ng higa sa kanya. Ang likod ko ang siyang nakaharap dito. Pinaunan niya ako sa kanyang braso at gumapang naman sa isang kamay nito sa aking bihiwang. Magpahinga ka na. Dito lang ako, okay? You're always here for me. Nanayo ang aking balahibo nang maramdaman ang kanyang hininga. Don't kiss me while sleeping. I don't want to inject you. May sakit na ang hangin pa rin. Tumawa ito kahit na nangihina. I don't know where will I go if I didn't meet you, my wife.